Zombie apocalypse. Balance lang eh. Iba na nga siguro nila or ewan ko. Sobrang laki din talaga ng ano eh, ng threat ni Hellcurt. Yeah. Mga parehong teams na to, malakas yung ano, malakas yung ikutan, malakas, mabilis yung galawan with a Hellcurt. So, expect that to be picked by either one, I guess. Don't fix kung ano yung hindi siya. Oo. Huwag mong kalikutin pag hindi mo naman masyadong ano. Anong kalikutin? Kalikutin. Don't fix yung mga bagay na hindi sira. Huwag mo nang galawin. Tama naman. Huwag mo nang nanuhin. So, tingnan natin kung... Tama naman. Sabi ni Kuya Lockhart. Mag-uunahan ba sila sa Hellcurt? O, syempre sa priority picks muna tayo. Backbet on the Harry. Pero feeling ko mas okay pakinggan kung ano eh, kung English na lang. Don't fix what's not broken. Pag Tagalog, hindi ko alam eh. Huwag mo kalikutin. Ang hindi sila. Tama naman, di ba? Merong mas magandang word sa kalikutin. Huwag mong ano... Galawin. Kaya nga. It's same lang yun. Don't touch. Same lang ba yun? Oo, kalikutin. Ano bang ginagawa mo sa mga bagay na... Kalikutin mo yung makina, di ba? Bahala ka na. Yun na yun. Masaya na yun. Back so, tayo dito sa game. Either. Natuwa sila sa Minotaur kanina masyado. So, goods naman yun. Bakit hindi? I-lock in mo na yan. And sila ngayon ang kumuha. Ong ng show na to na yep. Kanina parang effort naman eh. Actually yung show kanina medyo sobrang laki ng effort niya na mang sipa. We're going to see a Hellcurt once again para sa ating game 3. So tie na ang ating score 1-1. So kung sinong manalo sa series to ay napakalaki ng effect. Oo, syempre. Dahil yung point system natin pwedeng umakyat ng dalawang spot or isang spot yung either Atlas. Parang pang 8 sila, di ba, no? 5th and 8th spot. Inahabol nila yung, ano, yung SG Dragons Omega ngayon. Tsaka ano. SG Dragons Omega, don't forget, naka 2-0 sila. Kanina. Pero, again, we have a lot of room to grow. Pero every point counts kasi halfway point na tayo ng regular season. Yep. So, E2 Max locks in that Leo Mord. Hellcurt pa rin para sa execution. Palitan lang ng halo eh, no? Okay, kayo naman mag-Hellcurt. O, kami naman. Next round, kami naman. Palitan. Pagalingan na lang gumamit. Parang ganun. Yun natin. Of course, mukhang natuwa talaga. Third slot na to. Nakinuha talaga ng either itong carry. Malaking bagay para sa kanila. Praktisadong. Kita mo naman. Alagang-alaga. Ika nga nila. Fams out. Ayan, fams. Sa ika nga nung... Kuya Jinbu, meron na daw MLBB, mga bagong pronunciation. MLBB announcer, si Tams. Ano ka si na? Tams. Oo. Tams, tapos Aljuice. Two thumbs up. Sabi ko nga, ano eh, hotdog ni Aljuice yan eh. Tapos, Kaja talaga siya. Hindi siya kaya. Kaja daw. So, may announcer na sila in-game. Isipin mo yung discussion natin dati na napakatagal. Wala lang pala. Mali pala talaga. Tayo. So, pero hindi, okay lang yun. Mga kaibang bagay na decision na hindi natin alam dati. Pero at least ngayon, alam na natin. Mm-hmm. Yan. So, tingnan natin, yep. Of course, lock-in. So, ano din yan? Nakakatulong din yan sa mga viewers natin to educate them. Kasi parang nababasa natin, ang arte daw natin. Arte ba natin? Hindi siya maarte, guys. So, it's for your information. Oh. No, na meron. Ito talaga yung pronunciation ng mga heroes. And parang hindi ka mapapahiya sa ibang tao na pag kinorekt ka, tapos pinaglaban mo, hindi! Kaya talaga yun! Kaya, hindi! Ganun talaga. Munto na nagsabi, guys. Wala na kami. Sundin natin. Ay, may caster, wala na kami yung palag dyan. So, ganun for the talaga. Meantime, execution, sila naman ngayon ang full Hellcurt. And syempre, ganun pa rin. They're sticking with what they did last game na halos lahat melee. So, good luck dito. So, tingnan natin. Will this work a second time? Either Atlas yung gagawa ng ginawa ng... Hindi, parang sila din yung gumawa nito. For Protect 1. Sila din yung gumawa. So, pwede nilang i-continue yung or ulitin yung ginawa nila last game na protektahan at all cost si Kari. Both teams halos walang binago sa comp. Nagpalitan lang ng hero. Nag-swap lang si Hellcurt tsaka si Cho. Tapos... Diba? Pero Lunox ata. Same pick. I think,
kung Lunox man yan or Kadita, okay pa rin eh, no? It serves the same purpose, strong burst, mm-hmm. As well as assassination potential na kita mo naman kanina, effective na effective. Pero kasi yung kanina, yung Kadita, ang laki ng space na nabibigay niya eh. Sobra. Nandun lang siya sa likod eh, chumachepi-chepi lang siya eh. I think sobrang laking bagay nun, and not to mention, siguro siya na rin yung kumuha ng attention para hindi masyadong ma-focus down si Ogdimod doon sa Kari. So, tignan natin kung mangyayari ba ng dalawang lang. Beses ang nakita natin kanina. Ay, yung Hellcurt, sobrang ano, nakakabaliw. Nakastress yung Hellcurt eh. Backdoor Israel eh, kanina nung first game. So, again guys, share new stream. Huwag nyo kalimutan, hashtag Be Legendary. Sabihin nyo sa amin sa comment section. Sino tingin nyo manalo? Hashtag XIWinbaw, hashtag AEWin. AEWin. Para makita natin kung sinong prediction ng mga analyst na mas magagaling dyan sa chat. Yes, and I think before we start the game, special thanks to our sponsors, Smart, Gamely, and Realme. Thank you so much for making this tournament possible. Yep, and we're on for the third, the last game for the series. Yep, don't forget Moontoon as well as Facebook Gaming. Yes, at here. Ipakilala natin Execration on the blue side, Pakbet for Harith, Dian on the Martis, Etumax on that Leomord Large for Akai, and Zapno dito. Zapno na that first will blood. Be the first blood. Na first blood. For yung by Kenji. Of course, Sato, Atlas will be Kenji na naka-first blood on the Cho, Kripsu on the Diggy, Changu on the Lunox, Ognimod on the Kari, and Lue on the Minotaur. Mm-hmm. Tingnan natin dito. Tamang invade lang ulit ng jungle ang Execration dito sa Aether Atlas. So, denying kahit papano yung farm doon sa jungle, yung mga buff onto Aether Atlas. Yeah, and again, gold generation ang pinaka magiging focus dito ng Aether Atlas, not necessarily taking a kill. Although, yung free kill kanina, medyo welcome na welcome yun para sa squad na to. Now, kailangan nating tignan how fast can Execration actually rotate and kailan sila magiging ready to go for the kill. Yes. Yan ang tanong. Yan ang talo. Actually, yeah. Pero tingnan natin, mukhang may nagtatago dito. May balak atang Aether Atlas spotting out Zapnu and Lard dito sa bottom lane. Medyo masakit yung damage medyo nila masakit. Dito. They really have to be careful. Cho is on his way dito sa may bottom lane. Pero mukhang hindi niya itutuloy. He will just stick on the mid lane. Tingnan natin sa top lane naman. Yep. Mm-hmm. Problema dun kasi sa mga bomba, wala kang ganti. Kailangan mo talaga iba to sa minions. Kailangan mo ipabangga sa minions or else you'll suffer the full damage. Of course, for the meantime, Execution will be rotating bottom side. Pinapabayaan muna nila ang top and mukhang tatanggapin naman nila Ognimod yun. Mabilis na push na naman ito, yes, on the first tier tower. Aether Atlas and objectives are everything sabi nga natin kanina. But kung makikita mo, hindi ganun kalaki yung lead for the network dito. 200 gold only. At Aether dito, sisimula nila ang turtle. Babakura nila dito. But Execration is aware on that. So, hindi nila pwedeng ibigay ito ng libre lang dito sa Aether Atlas. Lalo mga problema dun for the meantime. I feel like Execration are just waiting for a wrong position here for Aether Atlas. And ang ginagawa nila ngayon is abang lang. Mm-hmm. So, tingnan natin, Etumax will be spotted here. The Phantom Stain will be there. He will run for his life. Etumax, wow! Just one more hit. And, but still, hindi na makasagit yung sarili nila. And that will be an exchange for a turtle dito. Palitan buhay lang. Ni, buhay ni Etumax. Yes, and I think they're gonna take that. However, lugi yata ang Execution here in this fight. Lard goodness. Goes down. Dian is probably next. Yep. And a nice pop on that time journey to save his team dito, pero makakuha na naman ng kill ang Aether Atlas. Very dominating plays ang pinapakita sa atin dito. Kenji running out for his life, pero this might be a 2v2 clash. Tingnan natin kung sino ang mananalo dito. Zapno, tamang iwas lang dito sa gilid. Yep, of course, Pakbet going for the 2v2 wow, here. Zapno waiting for a good shadow rush mo ang magagawa niya. Lue na umtog nice sa pader. Timing. And that will be Execration, nako, audition na mga kaibigan. Ano ba yun? Isa-isang pasok and double kill for Execration. Mm-hmm. Although parang nakuha pa rin ng ito naman yung overextension na na sinasabi natin. Eh. Binigyan lang nila Execration para maka-rest back yung the rest dun sa ginagawa nila dun sa bottom. Pero eto Max, showing aggression
dito sa top lane natin. Yup, and ito Max, I feel like ginagawa naman niya yung trabaho niya. Mm-hmm. Wag mong pa-free hit lang, wag mong pa-free farm. Ito si Ogdemon on the top side. Siyempre, clear lang ng minion waves if kaya, pero mukhang bagsak yung Tore sa top lane. And, yun, medyo yeah. Tama lang. I mean, ito yung in-expect ko nung pickings pa lang na malakas yung early game to mid game ng power ng Execration. All melee, mas mahirap silang patumbahin. Pero, nagagawa ng paraan ng Aether Atlas. Naiikutan mm-hmm. nila, nakaka-burst down si Changu. And, somehow, even Kripzu is doing good damage on the digging. Yep. Tingnan natin, 4-man commitment from Aether Atlas dito sa bottom lane. They know that Hellcurt is here, pero mukhang lilikuran ata sila ng execution dito. But they would just choose to disengage since makukuha nila yung bottom turret dito. Nagkapalitan lang sila eh. Yep. Of course, pause muna. Goal lead mm-hmm. is not that big. We're at 800 for Aether Atlas. Yep. And ang problema doon, feeling ko, habang tumatagal, I would give it to the Aether Atlas squad. Obviously, mas maganda yung late game potential. Of course, may late game hero din naman ang Execration, specifically Hellcurt and that Leomord. Pero kasi yung Hellcurt and Leomord, para silang merong timing, you know? Yep. Nagfo-fall off din sila pagdating ng super duper late game. Unlike Kari, no, na talagang lalaban siya kung full pack na siya. But kung paglalabanin mo sila ng full pack, I think I'll go with Kari. Yeah, malaking pagkakaiba nun is yung range din para mag-take mm-hmm. ng towers. Yung naging problema nung game kanina with SG Dragons Omega, they did win. Nanalo sila. Ang problema, sobrang tumagal kasi hindi sila makalapit sa towers. All of them were melee. Ang hirap mag-takedown ng turrets. And to think may Lunox pa, no? Hindi ganun basta-basta makaka-dive in or makakapag-initiate yung Hellcurt. Hirap lumapit. Kasi pag nakite kayo, parang puro range. Good luck habulan eh. Actually, nangyari lang dito sa game na to, mostly habulan lang eh. Yep. So, ang timing dito is Ogimod. Abubusog ba siya sa top lane? Yung mga tanong na kailangan nila. Kailangan nila i-baby. Ilang games na natin nakita na nag-pay off naman yung pag-baby nila sa marksman. Even kanina, yung game kanina where yung carry is medyo parang somehow mas shaky yung simula. Oo. Nung dulo, nung naka-free hit na, nakita mo na yung nakita mo na yung... Tsaka dinededicate nila yung buhay nila kay Kari. Yes. May nahalata mo yung communication between these guys mm-hmm. na talagang kailangan zone ito, tapos nasa likod lang to. I like it. And so far, the question is, mapapadire-diretso ba nila ng ganyan? Kasi habang tumatagal, mas nababasa na kayo ng kalaban nyo, mas nalalaman na ng Execration kung kailan ba tayo papasok, kung sino ba talaga ka-priority, tanggalin ba natin agad yung marksman, pag deny ba natin yung marksman, maganda ba yung naging resulta, o unahin ba natin yung nasa harapan na lang natin? Yep. And ikaw, sa tingin mo ba, as of now, sino yung merong upper hand or kung sino yung lamang sa tingin mo? So far, okay naman sa okay parehas. Naman sa Aether Atlas. Parang sabi nga naman, Jin, parehas lamang, ganun. Ang hirap na, parehas lamang. Hindi, mm-hmm. actually, at this point, pag nag-continue to, pag tuloy-tuloy na ganito na pantay sila sa gold lead, pantay sila sa map control, syempre mas lalamang yung team na may mas malakas na turret taking hero and yung late game yep. DPS, which is of course that's Aether Atlas on the carry. Of course, we're back at it again dito sa MPL Season 3 and this is the Game 3, last game of the series, Execration versus Aether Atlas. At kita natin dito, Execration, sisimulan nila ang turtle attempt, but Aether Atlas, nandito siya, andito sila, malapit sa turtle, there's the Dark Knight falls. Pero pop-out na dito ang Time Journey, may ibit pa rito. Si Lue, mega kill streak for the Harith, but they will still go for a chase on to Changu. The Lunox, wala na silang nagawa. Yep, hirap kumite, but at the same time, while that's happening, bottom lane being taken by Kenji. Yan, mga tower taking natin simula first game, parang puro cho yung gumagawa, no? So, tingnan natin kung magiging worth it ba na pinabayaan ng Aether Atlas yung fight around the turtle area for a tower, possible tower take on the bottom side. Mm-hmm. Nakita natin yung pressure na pinipush out ng Execration. Pero parang lugi talaga sila eh, kasi tatlo lang sila dun eh. Nasa taas yung carry, hindi siya lumapit. Si Cho, nandun siya sa bottom lane,
split po siya. So, parang kita mo na na wala ano eh, maliit yung chance nila na manalo doon sa clash. Yeah. That would have been worth kung nakuha sana ni Kenji yun. Medyo kinulang steal, lang siya ng konting damage to take that out. Of course, right now, basa na ng execution ng plano. Oh. Zound Force misses. Zabdo for the chase, Petrify, and Stingers. Napakaganda dito. Tingnan natin, wala nang skill na may babato ang Aether Atlas, but still, they will get a kill. Tingnan natin dito, makakahuli sila ng isa. That will be Lard. Make it two. And Foreman will go down for execration. That's a nice comeback for Aether Atlas. Isang mabilisan. Nung wala si E2Max sa fight, that's the time that Aether Atlas went for the kill. And apparently, mas malakas talaga ang laban sa team fight ng Aether Atlas sa team fight. Kitang-kita naman yung predictions, sa mga kaibigan. Sa team mo ba, worth yung ginawa ni E2Max dito na hindi siya sumama dun sa clash, or it would have, kasi parang sa, para sa akin, it would have been better kung nandun yung Leomord. Feeling ko din kasi mas malakas yung AOE. Kasi hindi naman din yung nakuha yung top lane, nandun yung carry. That's true. So sobra-sobra yung kontra. Siguro nagkamali lang ng call sa team fight. Siguro sinusubukan nila mag-back, pero napalaban na. Yep. And I think Leomord is not the right hero na mag-split push eh. Kasi that's kung true. Gagawin mo ang split push, might as well si Hellcurt na lang yung pagawin mo nun. Pero the Leomord, kasi meron siyang ano eh, meron siyang fight ability. And less mobility, syempre, pag if you decide to go for the of team course, fight na wala kang Phantom Steel. Round 2! Dito sa my turtle, mga kaibigan, Lue with the initiation dito. Talagang inaano niya, nililito niya yung execution dito. Pero they will still secure the turtle, mga kaibigan. Time journey will be used at wala na silang skill dito. Diggy will be the first one to fall down. Tingnan natin, Changu will be the next. Pero makakuha pa siya ng kill dito. Mamatay yung Leomord, but still, execution might go for the push. Lue is still here. Yep, double kill for Pakbet, and I think gusto pa niya tumatlo. Zapnu will that take burst. It. Deadly Poison Stingers ang nagtapos sa kill na yon. Mm-hmm. Now, Execration pushing in the mid lane, mga kaibigan. Yep. This is a good opportunity for them na mag-push dito. Tingnan natin, meron pang napitas dito. Kakabuhay lang! Kaka-respond lang. Oh my na God. Zaman Force agad. So, that's a good play from Execration. Nasa ampulan, pero Kenji. nasa loob siya ng tore doon. Medyo maasin si Zapnu doon. But they will just choose to disengage on this one. Hindi nila pwedeng ipilit. Pero Aether Atlas, hahabol pa ata sila dito. Tingnan natin kung sinong maaabutan nila. That might be the Akai, but hindi na nila hinabol. So, yeah, goods pa rin, goods. So, good good engage there by Execration. And I think tama lang yung decision na wag na muna masyadong lumaban. Nagsimula nang bumalik yung Aether Atlas members around the battlefield. And syempre, si Kenji, feeling ko magbabalak na naman. Big push na naman, mga kaibigan. Yes, and tingnan natin dito, Leomord spotting out Kenji. Mukhang meron silang balak dito doon sa Cho. Dark Knight Falls will be there. Hahabulin nila si Cho dito sa baba. But there's a different story on the top lane, mga kaibigan. At ito na nga, nakakuha pa sila ng turret dito. 2v1! Makakuha pa siya ng kill Kenji! Dito, 2v1! That he will take down the Hellcurt, pero mananalo pa rin ang dalawa. Yeah, munti ka na yun. Again, the power of this show. Kita nyo naman kung bakit muntik pinapriority na push pa yun. Oh munti ka pang mapagbuhol-buhol. Ika nga nila. So, and 15 seconds na wala si Zapnu dito. And this might be an opportunity for Aether Atlas to push out. Yeah, it's gonna be 3v4 for the next few seconds. Of course, Aether Atlas, kung gusto pa rin nilang patagalin yung game ng konti, 3, 2, almost 2.5k gold lead para sa Aether Atlas. Yes. And mukhang komportable sila right now with the decisions they're making. Hindi nila masyadong pinupush yung mga, kahit na may mga times na parang bagsak na yung execration. And medyo commendable din yung Aether Atlas kasi mas may disiplina sila sa game na to compared dun sa first two games. Totoo yun. I mean, considering na sobrang may kita mo yung clear plan nila at yung strategy nila. But tingnan natin dito, yung first game sobrang over-aggressive nila. Ngayon, kontrolado na. Dark Knight Falls, ginamit. Mukhang may balak. Meron silang balak dun sa bottom lane. That Leomord and the Hellcurt against the Cho. Pero dito sa gilid, tamang ambahan lang sila dito. They will take down the Cho. Yep. Kenji goes down on the bottom side of the map. 4v5, mga kaibigan. Mukhang makakasalubong pa ata nila dito yung dalawa. Tingnan natin, Lue. It's gonna be a big fight. However, Execration, mukhang ayaw nila masyadong i-push. Naghahanap ng magkakamali for Aether. Oh, pasok by Zapnu. Zaman Force misses the target. Zaman Force misses for the second time. And this is not good.
medyo because of that siguro mag-reset muna ang execration. They will go for the big turtle Lord Take instead. Yes. Ayan na, mga kaibigan. Pero lalaban pa rito ang Aether. At last thing na natin sa gilid, meron silang mahuhuli. That will be the Martius, but Dark Knight Falls will be there taking out the Digit. Tingnan natin kung meron pang follow-up from execution dito, pero magkakaroon tayo ng konting pause. Merong malapit nang mamatay. Sino yun? Wait. Para may isang kalibit na lang yung mamamatay na sa execution eh. Medyo ano nga yun eh, parang... Hey. Okay. So ano yung yun? Fight na yun, pakilig parang, lang, ganun. Para masulit yung... Oo nga eh, grabe yun ah. Gusto natin, connectin natin yan. So mga kaibigan, chill muna tayo dito. And of course, for the meantime, that's gonna be a pause. Again, medyo 50-50 na yung ano, decision making dun. Medyo may obvious na papasok kung sakali. Abang natin ang magiging call. Bakit? Medyo naging network issue. Nagka-network issues yata tayo dun. So, that ano team ba? Fight, did you think dapat ba nangyari yun? Hindi ko alam. Nakalimutan ko kung sino yung lamang dun sa team fight. Pero, namatay na yung Digis. So, and may mamamatay pa sa execution. So, feeling ko mas lamang yung Aether Atlas. Yep. Doon sa magiging clash na yun. Again, medyo... Yung call sana ng Aether Atlas is to prolong the team fight as much the game rather as long as possible na pag nakuha tong Lord na to and pag na wipe out kayo doon. Feeling ko matagal-tagal na yung death timer kasi medyo matagal na din yung game eh. Medyo matagal-tagal na din yung duration. So, again, sabi ko naman, habang tumatagal, most likely mas mapupunta tayo dun sa ano sa site Aether Atlas because may carry sila the carry advantage. Yes. So tingnan natin ito na. Ito na. Tingnan natin. Merong mamatay. That will be the Martis, mga kaibigan, pero may mapipinas pa ata sila dito and that's an important target. The carry will fall down as well as the Hellcurt dito. Tingnan natin. 2v2 fight, mga kaibigan. Sumasayaw si Pakbet around. 2v3, I mean. Kenji and now Lue. Oh my god. Taken very low. Takes down. And that Zaman Force, sulit, mga kaibigan. One more hit for Changu, pero what was that? Wow, that was a good cleanup there by Aether Atlas. Now, at sila naman ngayon, diba, pwedeng pumush sa top at lane. At least, nanalo doon sa clash na yon ang Aether Atlas. Kahit na lumaban sila sa loob ng Zaman Force, pero kita mo naman kung gano'n sila kabilis kumuha ng turret dito. Yup, Aether Atlas will take a top lane inhibitor. Nakapag-spawn na si Dian. So that's gonna be something to check later on. And biglaan! Look at their faces. Mukhang medyo disappointed ang execution. And I think they have to be disappointed kung matalo man sila dito. Kasi ito yung win na kailangan ng Aether Atlas. Ramdam mo na yung stress. Kasi right now, Aether Atlas definitely needs that win. Yes. To get their standings up. And yun ko, execution... May mga maliliit na pagkakamali na dapat hindi yata nangyayari. I think yung mga pasok ng Hellcurt is a bit questionable sometimes. Yes. Doon sila nadadali. Dun sa, kasi I mean, si Hellcurt ba dapat yung nag-initiate for execution? I feel like that's not the case. Usually yung follow-up dapat is from the Hellcurt. Dapat di ba parang mas okay kung late, maging late reaction star siya? Kasi merong iba na pwedeng mag-initiate eh. Yeah, at the same hindi time, siya yung dapat kasi kung siya yung mag-initiate, siya yung laging unang namamatay. Yeah. I think he's trying to stop. Sisibukan niyang pigilan yung Harith bago siya makapagsimula ng mga hero plays niya. Kita mo naman yung Zaman Force sa sahig. Sobrang importante na tama yung placement mo nun or else pag isang pagkakamali ng Zaman Force na ilang beses nating sinabi ngayon na ilang beses nating inulit-ulit is napapasama talaga ng laban. Kasi yung now offer ni Hellcurt is yung silence niya. So malaking bagay siya pero ang ginagawa ng Aether Atlas, once na ma-silence sila, tumatakbo lang sila eh. Tinatakbuhan lang nila and once na mawala na yung silence, laban na ulit. So ano nang ibibigay ni Hellcurt? Wala na. So namamatay na lang siya ng namamatay and I think that's not really good for execution. I feel like the split push is not happening as well. Parang masyado... Siguro, yun lang yung call ng execution right now. Dedicate nila lahat ng resources nila para mapanalo yung team fight. Kasi alam nila na pag lumaban tayo ng 4v5, actually 5v5, pag lumaban tayo, kita mo naman, nalulugi na sila. Paano pa pag nag 4v5 to? And, I don't know, maybe questionable yung call doon kasi pwede ka naman siguro mag-umamba ng laban
ng 4v5 and then pa-split pushin mo si Hellcurt. Ang problema yun, din doon. Hindi nga si Hellcurt yung nagsisplit yun push. Nga, yun nga yung problema doon. It's yun the wrong ko. Hero. Leo Mar din nagsisplit push pero kung iisipin mo, mas malaki yung pwede niyang i-offer sa mga Clash at yung damage pa na pwede. Si Hellcurt na lang sana yung pinag-split nila eh. Pero yeah, iba yung ginagawa ng Execration. I don't know what's their plan pero it's not paying off eh kung makita mo. Yeah, and again, yung problema din doon is maybe yung call. Medyo, kasi pwede ka namang umamba ng laban. Tama, para sa Execration, 4v5 tayo, mm-hmm, kunwari. Pero, kahit kunwari lang na laban, parang andaling manghuli ng Aether Atlas. Parang kayang-kaya kanilang habulin. So, bawal ka mag-fake na ano, fake na teamfight. And, hirap talagang lumabas sa mapa right now. Execration, specifically, yung Hellcurt on the bottom lane, on Zapnu. Now, it's gonna be a big question of ano ang gagawin natin dito? Sino bang sa tayo lalaban? Paano bang laban gagawin natin dito? Yes, and I think that next big objective will be the Lord na up na ngayon. So, ito na yung isa sa mga crucial clash na pwedeng mangyari dito sa ating game. So, AE, sinisimulan na nila but there's the reset on the Lord. Alam nila na Execration is aware on what they are trying to do. Yep. Yan na, umaarangkada ng Aether Atlas, bumagawa ng pwesto around the Lord area. They need to make something out of this. So, kung hindi man nila makuha yung Lord, might as well split push lang si Hellcurt doon sa bottom lane. So, yep. I think that's what they are doing. So, inaano nila eh. Nililito lang nila yung Aether Atlas. Yeah, ito na yung kakasabi lang natin na kung mag-worry kayo. Pero the problem is, the follow-up is strong from Kenji, but Lord will go to Execration. Na-delete yung Hellcurt, man. Yep, and syempre Execration, mas mataas yung presensya nila around the Lord area. Dahil doon. At dahil nga doon sa Hellcurt pick off, Aether Atlas will go for the push dito sa mid lane. That's right. So, mid lane, mas malakas ang Lord na to. Obviously, yes, kasi ang tagal na natin ng lumalaban. And right now, Aether Atlas, how do they take this out? Wala silang long range masyado makasagot dito because Kari is going for the retreat. Yung gusto nilang lumaban na lang around. Oh, nakancel ba yung DB nung digating na natin? They will spot out AE dito sa medyo gilid. Zaman Force will be used. Nice that lockdown. Will burst down. Creep Zone. Ginamit niya yung time journey pero hindi masyadong nakatulong. He will still die on this one. Yep, Lord will not be in play anymore. So mas malaking minions lang sa top lane, sa bot lane. Just like that, Pakbet, Zaman Force once more tries to lock down Lue. Kung hindi muna siya makakadali. And now, push on the mid lane. Silence on to Lue, pero objectives lang ang gustong i-take ng Execration dito. But there's Aether Atlas on that defense. Hurricane Dance will be used, pero matay pa rin ata siya dito. Dian will fall down. That's the Martis, the Akai as well. Tingnan natin, Kenji. Oh my goodness, that one true hero. Pero ma-silent siya dito. Mapapatakbo siya. Whoa! And, what? Kenji with a blaze there around the area. Galawang Cho, mga kaibigan. Pakbet, hinahabol ngayon. It looks like Immortality will not be enough to save him. He will go down. And just like that, Kenji, ladies and gentlemen. Kenji in your area. Kenji ang nagdala nung laban na yun. Napakaganda. The moves on the Cho. Nautakan sila dito. Well, and sobrang commendable ni Kenji. Oh my goodness. To think na hindi pa siya namatay dun. Sobrang low na niya nun. May galing. And they will get this series. So sabi natin kanina, ito yung pinakakailangan ng Aether Atlas for now. Since they are on that 8th spot, kailangan nila yung win na to para sakaling umakyat yung standing nila. Yep, and they successfully pull off. Intense. Sobrang interesting na tong matchup ng Aether Atlas and Execration. Yep, 2-1 Israel mga kaibigan.